Hindi pa tapos ang sagupaanin na Senador Antonio Trillanes IV at dating Davao City Vice Mayor Paolo Duterte. Dumulog sa Davao Court ang kampo ng presidential son para hilingin kanselahin ang piyansa ng senador sa apat na counts ng kasong libelo. Naglagak ng piyansa si Trillanes sa mosyon ng abogado ng dating Vice Mayor. Pinapaaresto nilang senador dahil umalis daw ng bansa si Trillanes kahit wala pang permiso mula sa korte. Kababalik lamang ni Trillanes sa bansa matapos ang official trip niya sa Europe na pinayagan daw ng Makati RTC kung saan naman binubuhay ang kanyang kasong rebelyon. Bukod dyan, nakatakdang bumiyahe patungong Amerika si Trillanes. Sabi ng kampo ng dating Vice Mayor, nilabag at binaliwala raw ni Trillanes ang mga kondisyon sa kanyang piyansa sa mga kasong libelo dahil sa kanyang pag-abroad. Git naman ni Trillanes, hindi raw maaring kanselahin ang kanyang piyansa sa Davao. Nagpaalam ako at tinanggap yan ng judge. Meron kaming order noon, dated December 10. So, hindi totoo yung basis. Tapos, another basis ng kanilang motion na yan, ano raw ako, baka tatakas daw ako. Bumalik na nga . Tapos nag-paaray na nga ako, pumunta ako ng Davao. So talagang totally baseless. Buo rin daw ang loob ni Trillanes na may papanalo niya ang apat na libel case na isinampas sa kanya. Nitong Martes, personal na humarap sa korte si Trillanes para maghain ng not guilty plea ng basahan ng sakdal. Nag-ugat ang apat na kasong libel laban kay Trillanes dahil sa kanyang mga alegasyon kay dating Vice Mayor Duterte na may kaugnayan daw siya sa pagpupuslit ng bilyon-bilyon pisong halaga ng shabu sa bansa at umunay pangingikil sa ride-sharing service ng Uber at iba pang kumpanya. Pero dati na sinabi ng senador na political persecution ng mga kaso laban sa kanya. Harassment lamang daw ang mga ito, lalo pa siya sa mga kritiko ni Pangulong Duterte. Dahil din dito, hiniling ni Trillanes sa COMELEC na i-exempt siya sa election gun ban dahil umano sa mga pagbubanta sa kanyang buhay. Let's just say hindi nawala yung threat. Kasi the moment pinagplanuhan ka na patayin, ayun na yun. Antayin na lang nila kung magkakaroon ng opportunity. So kami naman, hindi kami kumpiyansa. We're doing what we need to do. Hindi lang namin padadaliin dun sa mga nagbabalak. Pero sabi ng Malacanang, guni-guni niya lang yan. He's being ignored nga. Ngayon siya pinapansin . Diba? He's an illusionist. I'm no longer surprised. Joseph Morong, GMA News.